Hello guys, good evening. Magluto tayo today guys ng dinuguan. So kasi wala pa akong video na dinuguan. So magi-video ako ng dinuguan para makita nyo kung paano ko niluluto yung dugo. And then, bali dalawa kasi yung order niya. So na naman, di siya gagamit ng luya kasi simra naman yun, nag-order ng sinampalukan tsaka nag-order ng dinuguan, ayaw niya ng luya. So ano bang gagawin ko? So magluto ako ng mayroong haloan ko ng lemongrass at tsaka yung bay leaves, black pepper tsaka siling haba. So yan ang gagamitin ko para pang pabango sa dinuguan. Okay, let's go. Samahan nyo ako guys. Same damit lang. Kasi tuloy-tuloy na yung luto mula kanina. Kasi may iba nag-order. So, iba hindi ko na pinakita. Yung puto, yung gambas. Kasi mahaba na yung video. Next time na lang yun. Yung puto, alam naman ninyo, di ba? Okay, let's go na. Samahan nyo ako. Mayroon tayong garlic, red onion, black pepper, patis, siling haba, kasim, half kilo. Niwalay ko lang yung taba niya. Tsaka white vinegar. Dugo na baka. Okay, mainit na ang ating wok. Ilagay na natin ang ating kasim na medyo mataba. Yung laman niya mamaya pag ma-golden brown na ang ating ng konting kaminta kasi bawal ang luya. Bawal ang luya ng ating customer. Ayaw ng luya. Sa kanya pa rin ito dinuguan. Lumabasin na natin ng konting oil. So, mabalik tayo mamaya. Ano yun? Lapit na, malabas ang yung mantika niya. Kasi gamitin natin yung mamaya. Then, nalagay na natin ang ating meat. Kaya golden brown natin yung ating baboy para masarap. Add tayo konting paminta. Diba? Para pangtanggal ang lansa. Kasi wala tayong ginger. Labasin lang natin yung konting mantika again. Kasi yan ang gagamitin natin pang suki sa ating garlic at onion.
Ang gamit ko na dugo ay baka. So, mayroong sekreto dyan paano. Iba yung mga dugo, buo-buo siya. Ang gagamitin nyo ay maglagay kayo ng tanglad. Yung dahon ng tanglad, ilagay nyo sa dugo, tapos sabay-sabay ninyong durug-durugin. Kasi di ba yung tanglad, matalas. So, ilagay nyo sa dugo, tapos durug-durugin nyo hanggang malusaw talaga yung buo-buo niya. So, nakatulong yung tanglad, yun yung sekreto. Yan, alam nyo na. Then, mag-add tayo ng laurel, tatlong pirasong laurel. Pang tulong din ko sa lansa ng ating dugo. Hindi pa natin ilagay yung onion kasi wala pa. Kunting mantika pa lang lumabas. Maya-maya konti. Kasi isutin na natin yung ating garlic at onion. Hindi siya sumunog. Okay lang yun siya. Golden brown lang. Hindi siya sumunog. Okay. Ang ginamit natin ay kasim. Pag umabas na yung amoy ng garlic, ilagay na natin yung ating sibuyas na pula. Pwes na pula. Okay, nilagay na natin yung ating meat. Mamaya. Itanggalin na natin para ilagay na natin yung dugo. At saka dito na tayo magtimpla ng suka, patis. Okay, maglagay na tayo ng kunting. Ang tanglad hindi. Then, 3 tablespoon patis. Halo na ng halo, walang tigil. Pagbaka talaga. Add ka nga ng tubig mo yung konti mo yung bilis sumapot yung baka. Gihina ko lang yung hinina ko lang yung apoy.
pagbaka, guys. Mabilis. Okay. Sige, ubos mo yan 1 cup. Nag-add ako ng 1 cup water. Kasi yung baka kasi natin, mabilis mag-ano, sticky. Na hindi talaga kailangan hintuan ng halo kasi magbuo-buo. Iba, umano. Namayan na. Guys, balik tayo maya. Ilalagay na natin yung meat natin kinuha kanina. Kita ba? Kailangan pang magluto kayo ng dinuguan, guys. Huwag niyo tigilan mag-palo para hindi siya magbuupong. Hindi, maglagay tayo ng sili, haba. Tingnan niyo. Gano'n na siya kaganda. Yummy. Lalo na pag baka, ganito baka, mabilis siya ng sticky kasi hindi gaya sa baboy. May iba sa baboy, nilagay pa sila ng cornstarch or flour. Ako hindi na. Kaya hindi siya nagbubuo kasi panayhalo tayo. Okay, mamaya ulit. Okay, maglagay tayo ng suka. Kasi kulang yung suka. Kasi sabi ng customer ko, kailangan daw maasim ang dinuguan. Balik ulit. Tapos na ang ating dinuguan. Tikiman na tayo. Tikiman portion. Tingnan nyo, guys. Oh. Masabaw. Oh. Hindi buo-buo. Ay, yung buo naman, ano to? Baboy to eh. Yung kasim. Kasi hindi ko tinigilan ng halo. Habang naglalagay tayo ng dugo. Yun ang ano doon. Sekreto. So, tikman na natin kung masarap na ba siya? Ayos na, ayos. Ayos na siya. So, yung asim niya, so ang nalagay ko dito ay 2 cups of ano, vinegar. White vinegar ang ginamit ko. Tapos yung patis na, ang patis ko, ang ginamit ko na patis ay hindi ko masabihin ng brand. Basta ang patis, ang sugat ng patis ko ay 4 tablespoon ang ginamit ko na patis. Tapos paminta, mga 1 teaspoon paminta. Tapos 4 na laurel. Yun. So, nagpe-plating na tayo para picture. Oh guys, tapos na yung dinuguan natin niloto. And then guys, thank you for watching. God bless. Mag-ingat po kayo. Don't forget subscribe Cook with Fanny TV. Bye-bye.